babae ang ipinanganak ni Angela at pinangalan ng Aliw. Ang ganda-ganda talaga ng anak ko! Ang cute-cute nga niya, Angela! Huwag mo akong kalimutang gawing ninang sa anak mo, ha? Oo naman. Ano ka ba, Chabing? Nag-iisang kaibigan kaya kita. Sigurado akong lalaking maganda at mabuting bata si Aliw. Aalagaan at palalakihin ko siyang may takot sa Diyos. O sige na nga, at mauna na ako. Paalam, munting prinsesa. Salamat sa pagbisita, Chabing. Walang anuman, kumaring Angela. Bye! Bye. Kamusta ang Reyna at ang prinsesa ko? Andito ka na, mahal. Oo, mahal. Maaari ko ba siyang hawakan? Hoy, ano? Di pa lang ba yung bayaran ng utang niyo? Miss Cruz, pwede pa ba kaming humingi ng isa pang araw na palugit? Ano? Palugit na naman? Sobra pa ako sa utang sa palugit niyo. Kasi po, kakapanganak lang po ng asawa ko. At wala pa po ako makita ng trabaho. Problema ko pa yun? Hay nako, wala akong pakialam. Basta mamaya, pagbalik ko dito, wala na kayo. Sagot! Sige po. Saan tayo pupunta? Wala tayong bahay. Saan tayo titira? Makikitira na lang siguro tayo kay Cha Gloria. Maliit lang doon, pero pwede na yun siguro. Saan tayo kukuha ng pera? Wala tayong trabaho. Paano natin palalakihin yung anak natin? Huwag kang mag-alala, Angela. Gagawa ako ng paraan para sa iyo at para sa anak natin. Ginagawa mo? Kanina pa umiiyak si Butik-Butik! Mahal, nandito ka na. Ikaw na muna ang bahala sa anak natin. Magdadasal at hihingi muna ako ng tulong sa Buwan. Ano pang nangyayari sa'yo? Napabaliw ka na ba? Buwan! Buwan, Buwan! Hulugan mo ako ng sundang! Buwan! Buwan, parang awa mo na! Buwan! Maren? Buwan, parang awa mo na, Buwan. Oh, ano nangyari kay Angela? Hindi ko nga alam. Kanina pagdating ko, ganyan na siya. Natatakot ako baka nasiraan na siya. Tulungan mo ako, Buwan. Pulugan mo ako ng sandang. Buwan. Kung totoo nga yung sinasabi mo, upang hindi niya na kayang alagaan ang anak niyo. Ganyan na rin ang iniisip ko. Anong gagawin ko? Hindi mo ba kayang alagaan si Butik-Butik habang nagpapagaling si Angela? Maliit lang yung kinikita ko sa parada. Hindi ko kakayanin yun. May alam akong ampunan, doon pwede mong iwanan si Butik-Butik habang nagpapagaling si Angela. Doon, Buwan, maalagaan Buwan. Siya. Sige, bukas sa bukas din, pupuntahan ko. O siya, sige, mauna na ako at kakausapin ko pa si Mrs. Binabantoka. Sige, Mari, salamat. Buwan, Buwan. Ano pa ginagawa natin dito? May sumagot ka nga! Ano ginagawa natin dito? Magandang umaga, Mrs. Bonaventura. Magandang umaga din sa inyo. Kayo ba ang sinasabi ni Gloria na mag-iiwan ng sanggol dito? Oho. Narito po ang aking asawa't anak.
Magandang umaga sa iyo. Pwede ko pong makalagay ang bata? Opo, sige po. Napakagaling bata. Sige po. Dadalaw-dalawin na lang po namin ang aming anak. Sige, makuha na ako ha. Bakit huwi yun si Butik-Butik dito? Ano, freno ba? Hayaan mo! Hindi huwi yung anak natin! Hayaan mo na siya! Ba't makakabuti sa dyan? Hindi! Hindi pwede! Tama na, Angela! Tumigil ka na! Hoy, ako! Angela! Anong ginagawa mo dito? Lumayo ka sa amin! Sasaktan mo kami ng anak ko! Kunin niyo na po siya! Ano to, Anofre? Bakit po? Akin na po ang bahala sa asawa niyo. Maling po siyang sundan. Anak ko to! Sige po! Hindi ako baliw! Hindi ako baliw, Anofre! Matawa ako! Patawarin mo ako. Mahal na mahal kita. Patawarin mo ako, Angela. Doc, kamusta na po pala si Angela? Sa ngayon, medyo okay naman ang kanyang kondisyon. Tapos yung mga pinapainom namin sa kanya na gamot, may epekto naman. Tapos paminsan-minsan nga lang, pag may hindi siya gusto, dun nagwawala siya. Tapos pwede naman siya makauwi sa kanila. Ganun po ba? Doc, sa tingin nyo, kailan kaya siya lalabas? Kapag maganda na ang kanyang ginagawa dito sa loob, pag maging okay na siya, siguro minsan pwede na siyang makalabas. Then pag kaya na nang mabuhay sa labas, dun pwede na natin siyang palabasin. Doc, sa tingin nyo po ba, kailan kaya siya lalabas? Kapag gayon, maganda ang kanyang lagay, siguro minsan kaya niya nang makauwi. Kapag kinaya niya, na mamuhay sa labas, pero huwag kang mag-alala, miss, kasi lahat ng mga pasyente dito na dinadala sa ospital, lahat sila gumagaling. Ganun po ba, Doc? Maraming salamat po. Maraming salamat din. Pangalan mo? Angela po. Angela Miguel. May asawa? Opo. Pangalan? Onofre. Onofre Miguel po. May anak? Opo, meron. Ilan? Isa. Butik-butik po ang tawag namin sa kanya. Malaki na po siya ngayon, Dok. Nawala na ang asawa mo. Paano paglabas mo rito? Saan ka uwi? Chechabing! Kilala niyo po siya, Dok. Minsan na din po siya bumisita dito. Tatanggapin ka kaya niya? Opo. Kaibigan ko po yun, Dok. Matalik na kaibigan ko po yun. Minsan nga po, sinabi niyo po sa kanya na dalawa o tatlong araw lalabas na po ako pag magaling na po ako, Dok. Dok, magaling na po ako, Dok. Kaya ko na po. Eh, halimbawa mong pinauwi na kita sa bahay ng kaibigan mo. Anong gagawin mo sa loob ng dalawang tatlong araw na naroon ka? Hanapin ko po yung anak ko po. Si Aliw, malaki na po ngayon siya, Dok. Saan mo siya dadalawin? Sa halfway home po. Anong halfway home? Sabi ko, anong pangalan ng halfway home? Nakalimutan ko. Diyos ko, nakalimutan ko. Sige lang, walang kwenta yun, sabi nito. Maski pinakamatalinong tao ay nakakalimot. Pagpunta mo ulit rito, sabi ni Chabing, pasasamahin kita sa kanya. At Angela, ang pangalan ng sinasabi mo ay Metropolitan Settlement House. Magandang umaga po. Hinahanap ko po yung anak ko. Dito po namin siya iniwan. 10 taon na po yung nakakaraan. Ay, nandito ang anak niyo. Iyak na kilala ko siya. Anong pangalan na kayo? Aliw po. Maria Aliw Miguel.
Mrs., anong pangalan mo po? Angela Miguel po. Mrs. Kwan, kinuha po ang record ng anak mo. Na-mental ka pala. Magaling ka na ba? Hindi ko sigurado. Pero pinalagan na ho ako nang lumabas ng doktor ko. 2 o 3 araw po. Para po bang pagsubok lang? Kung kaya ko na po bang pumirmi dito sa labas? Ma'am, hindi ko naman po kukunin yung anak ko. Dadalawin ko lang po siya. Sa makatuwid, simulat sa pool, hindi mo pa nadadalaw ang iyong anak? Hindi pa po. Eh, ang asawa mo? Hindi ko alam. Hindi rin niya dinadalaw ang iyong anak? Hindi ko po alam. At alam mo, Iha, meron kami ritong regulasyon. Kailangan maski narito ang bata, kailangan dinadalaw ng magulang. Pag 6 na taon na hindi na nadalaw ang bata, mapipilitan kaming ideklara na siya ay abandonado. Ibig sabihin, pinabayaan, iniwan na. Hindi ko iniwan lang ang anak ko! Oo, pero sinasabi ko sa iyo ito dahil ito ang aming regulasyon. Mahal ko po yung anak ko, ma'am! Babalikan ko siya talaga! Kukunin ko! Kahit kung ako lang po mag-isa, kahit ako lang po magpapalaki sa kanya. Pero meron kami mga regulasyon dito, Angela. Ang unang isinalang alam namin ay mga katakalan ng mga bata. Pero hindi kami gumagawa ng mga hakbang na hindi kinakontak ang parents. Pinapadala namin sila ng mga letters, pinapuntahan namin sila. Minsan, nananawagan pa nga kami sa mga radyo at diaryo. Ganun ang ginawa namin sa kaso ni Aling. Nakatatlong sulat pa nga kami sa yung mister. Ito o ang sulat, tasahin mo. Tinatawagan si Mr. Onofre Miguel ng 38 Caballero Street, Tondo, Manila, na makipagkita sa Metropolitan sa Tomant House. Ang ibig kong sabihin, ginawa namin lahat para mahanap ang iyong mister. Makausap namin. Anong ibig niyo kong sabihin? Ikaw, alam namin nasa mental ka. Noong mga panahon niyon, malabo ka pang gumaling o hindi ka pa gagaling. Kaya ang mister mo ang sinisikap namin makausap. Ano pong ibig niyo sabihin? Noong mga panahon iyon, may isang mag-asawang gusto umampun kay Aliw. Pero hindi tiyak namin na may kakayahan talaga ang pinagbibigyan namin ng mga bata. Na maski paano yung liligayang ang bata dun sa magiging magulang niya. Mrs., kapakanan po ng bata ang una sa lahat. Mrs., huwag! Tumilay niyo ang Martian! Halik kayo rito! Anong balitang nakukuha ninyo? Baliw na yun. Yan pa, balita ko, bumaliw na siya. Ba, pare, nagtatagal na yung baso sa'yo ah. Palakarin na yan. Masayangin naman to, pre. Hindi to oras ng pagmumukmuk. Angela? Uy, ito si Angela! Angela, kumusta ka na? Hindi ka lang pala dyan.
Balita, balita! Si Unong ni Miguel, ayaw na pagkulang, ay hindi na lamang sinaksak ang kanyang asawa si Angela Miguel in La Cruz sa isang tindahan sa paglulukan ng kabalyero at matimutiman street sa Mundo, Manila. Si Angela ay napag-alamang pagagaling lamang sa National Mental Hospital at pinalaya sandali ng mga doktor sa pag-asang pagaling nito at bilang pag-aadya na rin sa lupusang pag-iwin sa kanya. Samantala, si Onofre Miguel naman ay kalalabas lamang mula sa City Jail ng Manila. Siya ay nasangkot sa kasong pangkawada noong 1973 at hindi nabisita kaya naman sa lumulong sa taon. Ang pangkay ni Onofre Miguel ay nakaburo ngayon sa barangay headquarters ng kanilang lugar. Samantala, si Angela Miguel naman ay ipinaling sa mental hospital ng mga nakasakit. Si Miguel ay pinalaya ng korte sa visa ng akil na ihain ng isang human rights organization kaugnay sa pagkayulang ng karapatan ng akusado sa mabilis at makatarungang paglilitis. Alagaan si Butek Butek habang nagpapa parang awa mo na ano ano ko to ano hindi ako baliw action dog sa tingin niyo po ba kailan kaya siya gagaling? Dok, sa tingin niyo po ba, kailan kaya siya gagaling? Dok, sa tingin niyo, kailan kaya siya gagaling? Hanggang sa dulo ng mundo. Hanggang patulog ang tayo.